Barkong pandigma ng China na pumasok sa karagatang parte ng West Philippine Sea, walang takot at matagumpay na napaalis ng isang barko ng Philippine Navy. China muli na namang nagbabala sa Pilipinas, pero hindi nito nasindak si Secretary of National Defense Gibo Teodoro. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang October 13, 2023, matagumpay na naitaboy ng barko ng Philippine Navy ang isang Chinese Navy vessel na pumasok sa loob ng Pag-asa Island. Sa video na ibinahagi ng AFP, makikita na tinangkang harangin ang isang barko ng People's Liberation Army Navy, ang BRP Benguet, sa karagatang sakop ng Pag-asa Island. Hindi naman nagpatinag ang Philippine Navy at makailang beses nitong ni-radio challenge ang barko ng China. Chinese Naval Warship 621, this is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, we are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. We are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Again, we are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Your actions are being recorded. Avoid offensive and intentional dangerous maneuvers. Over. Tuluyang naitaboy ng BRP Benguet ang warship ng mga Chino at matagumpay na naisagawa ang kanilang misyon. Sa insidente iyon, patungo ang BRP Benguet sa Rizal Reef Station upang magsagawa ng rotation at resupply mission. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nilabag na naman ng China ang international law dahil sa presensya ng mga barko nito sa karagatang sakop ng ating teritoryo at illegal na panghaharang sa rotation at resupply mission sa mga barko ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Hindi pa rin talaga tumitigil ang China sa kanilang panggigipit sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Mas lalo pang nagiging agresibo ang mga ito na kunin ang ating mga teritoryo. Ayon sa datos, 6 na beses nang isinagawa ng mga barko ng China sa Pilipinas ang ganitong hakbang ngayong taon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang pagbuntot at tinangkang pagharang sa harap ng BRP Benguet ng isang Chinese People's Army Navy Warship malapit sa Pag-asa Island ay isang uri raw ng dangerous maneuver na ngayon lang nangyari. Kung dati mga Chinese Coast Guard lang at fishing militia ang mga nanghaharang sa barko ng Pilipinas, gaya ng madalas mangyari sa resupply mission sa Ayungin Shoal, ngunit ngayon pati mga Chinese warship kasama na sa mga nanggigipit sa ating mga barko. Ayon sa ulat, 2020 pa nagkaroon ng insidente ang Pilipinas at Chinese Navy nang itutok umano ng Chinese warship ang gun targeting device nito sa BRP Condrado Yap malapit sa Malampaya Gas to Power Project. This is the first time that I received this kind of report. China Navy that first it shadowed the BRP Benguet to as close as 80 yards. It attempted to cross the bow of our vessel at a distance of around 300 to 350 yards, which can fall under a case of dangerous maneuver. Ayon naman sa ilang eksperto, ang ginagawa ng Chinese Navy ay isa umanong mensahe hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika. Gayunpaman, base sa militar ng Pilipinas, kahit ano paman ang gawin ng mga Chino, hindi raw ito makakaapekto sa kanilang pagpapatrolya at resupply sa Siam na naval outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy lang po yung ating resupply, whether it is in Ayungin Shoal, whether it is in Rizal Reef, no, kahit may harassment, hindi na galing sa Chinese Coast Guard, but coming from the PLA Navy, hindi po matatakot ang ating mga Navy personnel. Mm-hmm. We will continue to do what is necessary to supply our people and of course our fishermen. Pinawi rin ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pangamba ng mga Pilipinong mangingisda. Patuloy daw na magbabantay ang Philippine Coast Guard at maghahatid ng tulong ang BIFAR sa mga Pilipinong mangingisda sa Pag-asa Island at Baho de Masinloc. Natatakot na po kasi ang ilan sa mga kababayan nating mangingisda na pumalaot sa parting West Philippine Sea kung saan doon nila madalas nakikita ang mga barko ng China na nagtataboy naman sa kanila. Isa namang magandang balita ang sinabi ng Philippine Navy sa kadahilan ng tutulong na rin sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea ang
BRP Davao del Sur. Isa sa pinakamalaking Navy ship ng AFP ang BRP Davao del Sur, kung saan madidestino ito sa lalawigan ng Palawan. Nagmula ang barkong ito sa Subic, Zambales na siyang kanyang home port bago dumating sa probinsya ng Palawan, kung saan nagsasagawa na ito ng Maritime at Sovereignty Patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa commanding officer ng BRP Davao del Sur na si Commander Marco Deji Sandalo, isa umano sa layunin ng pagdating ng BRP Davao del Sur sa Palawan ay upang palakasin at mapaigting ang naval presence ng Western Command sa West Philippine Sea. We are here to intensify yung ating naval presence sa WESCOM Joint Operations Area. Particularly to maintain yung naval presence natin sa West Philippine Sea. Maliban sa gagawing pagpapatrulya sa West Philippine Sea ng BRP Davao del Sur, mayroon din itong kakayahang magsagawa ng sea life at amphibious capability bilang suporta na rin sa military at non-military operations ng naval operating forces. May kakayahan din itong maglayag ng aabot sa 30 days nang hindi dumadaong sa isang pantalan. Kakayahan ng ating barko, kaya niyang maglayag o yung endurance siya up to 30 days. Sa kabila nito, patuloy pa rin iginigiit ng China na kanila ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Rin Ai Jiao. Ayon sa pahayag ng China, noon pa man daw at simula't sa Pol ay bahagi na ng kanilang bansa ang Ayungin Shoal. Muli rin itong sinabi na hindi nila kinikilala ang anumang South China Arbitration Award na nagsasabing ang Pilipinas ang may karapatan sa naturang bahura. Pinapalabas rin ng China, mga kapatid, na ang Pilipinas ang madalas nagsisimula ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinasabi nila na animoy tayo pa ang gumagawa ng hindi maganda sa atin mismong sariling teritoryo. Ayon sa kanila, itigil na daw ng Pilipinas ang mga provokasyon at paggawa ng gulo na nakakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Nagbabala rin ang China sa Pilipinas na wag na raw nating palalain pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bunsod naman ito sa pag-aalis ng Philippine Coast Guard sa inilagay nilang boya sa may Baho de Masinloc. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Wang Wenbin, hindi na dapat pang palalain ng Pilipinas ang problema sa tinaguriang disputed reef na kanila ring inaangkin na tinawag na nilang Wangyan Island. Ngunit, buwelta naman ni Secretary of National Defense Gibo Teodoro, katawa-tawa ang mga statement ng China. Walang epekto to sa operations natin at kung tatawagin po tayong provocative. Ang provocative, kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila o mangisda tayo doon, sila ang nanghihimasok dito. So, paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila, lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyan mga salita. Samantala, na-recover na mga kapatid ng PCG ang FBD rin. Ito ang bangkang ginamit ng mga Pilipinong mangingisda na noy nabangga ng foreign vessel sa karagatang sakop ng Pangasinan kamakailan lamang. Sa pahayag ng Philippine Coast Guard, nagsagawa muna sila ng aerial inspection upang makita ang eksaktong lokasyon ng bangka at idineploy ang BRP Malapascua upang may secure ito bago nila sinimulang gawin ang retrieval operation. Ang pinakahuling proseso ang salvage operation sa tulong ng tugboat MT Avior. Narito po ang aktual na video ng paghila sa naturang lumubog na bangka. Ayon sa PCG Commander for Maritime Safety Services Command na si Vice Admiral Joseph Coime, mahalaga ang retrieval ng bangka sa pagpapatuloy ng investigasyon sa itinuturing nilang very serious maritime incident kung saan tatlo sa ating mga kababayang mangingisda ang nasawi sa insidente. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!